Magandang gabi sa inyong lahat at ito uli si Meldita at pag-uusapan natin itong management of asymptomatic ventricular tachycardia with pulse. Ito yung bitak na with pulse pero asymptomatic dahil tolerated ng pasyente. Okay, at my YouTube channel here sa Meldita's Info Corner. Okay, so makikita natin dito, meron tayong bitak, ECG 12 leads. Okay, monomorphic. At nanggagaling to sa right ventricle, okay? At tolerated ng pasyente. Usually common ito at sila ay hindi katulad ng ibang bitak na crushing ang pasyente. And then, mayroon siyang left bundle branch block pattern. At mayroon pang isa na matolerate ng pasyente. Ito yung fascicular ventricular tachycardia na nanggagaling sa isa sa mga branches ng left bundle. Okay. So, ano nga bang nakikita natin sa pasyente pag mayroon silang ganitong wide complex tachycardia, bitak ito, confirm na ito sa ating ECG. Pero sabi ng pasyente, gising ang pasyente, conscious. Tapos sabi niya, nakakaramdam ako ng mabilis ang tibok ng puso ko, sabi niya. Ang heart rate niya mabilis, more than 100 beats per minute. At alam naman natin na wide complex ventricular tachycardia na ito, basing sa ating 12-lead ECG na stat. Yung blood pressure niya bababa konti. Hindi naman siya hirap huminga. Pag nakinig ka sa kanyang lungs, clear. Wala naman siyang chest pain, wala ring numbness or anything. Of course, kukunin natin yung blood work niya later at isasama natin yung troponin. Ngayon, ang mga nurses, magtatrabaho sila as a team. Itong nursing intervention. Pero, yung primary nurse, palaging nasa tabi ng pasyente. Pag wide complex tachycardia ng pasyente, lalo bitak yan, 1:1 ito, ang nurse na yan, nasa tabi na yan. Okay, hindi niya pwedeng iwan ang pasyente. Okay? So, magmo-monitor siya sa pasyente continuously at yung cardiac monitor niya. Okay? Titingnan niya yan. And then, mag-start na siya ng, mayroon mag-start na ng normal saline to keep the vein open. At mayroon naman maglalagay ng suero na isa pa dahil pag sakali nag-start tayo ng anti-arrhythmic medication, hindi pwedeng samahan ito ng ibang gamot. Solo lang ito. Kaya yung isa, yun ang access natin for other medication. Mayroon na rin magdadala ng crash cart, yan, sa tabi, at i-apply na nila yung defibrillator pads kung gusto mo yung nasa front lang na dalawa or isa sa front, isa sa back. Okay? Then, turn on yung defibrillator monitor. I-check din natin yung last blood works in the morning at titignan natin at doon makikita mo medyo borderline low ang kanyang potassium kung may magnesium at yung magnesium. At bababa pa yan, lalo kung ang pasyente ay nabibigyan siya ng diuretic. Kaya pag-ihi niya, palagi, pati yung potassium, mga ibang electrolytes lumalabas, bababa. Kaya hindi posible na mangyari ito. Okay. So, and then, usually, nagre-repeat pa rin kami ng blood works. Besides yung ECG na 12 leads, stat, mayroon kaming stat blood works. Okay. Then, naka-standby na ang aming anti-arrhythmic medication. Usually, ang common na ginagamit natin is the amiodarone. Ilalabas namin yung isang bag sa tubing. Then, kakausapin yung cardiologist at ito lahat itong mga action na ito mabibilis, okay? Dahil wide complex tachycardia to, you'll never know, baka mamaya ibang mangyari, magiging sustained ito, yun ang problema. Okay, at saka yung mga symptoms niya hindi na maganda. Okay, then updated lahat kami as a team. Including the charge nurse and the other co-staff nurses. Okay. Dahil ang anti-arrhythmic medication natin ay correlated to sa mga action potentials. Kaya i-discuss ko ang action potential ng Purkinje cell at saka ng pacemaker cell. Ang Purkinje cell, atrial cell at saka ventricular cell, mga non-pacemaker cells yan. At ang kanilang resting membrane potential is minus 90. Okay, yan. Tapos mayroon siyang 5 phases dito. Okay, ito naman ano, pacemaker cell. Ano siya? Ang resting membrane potential niya is minus 70 at mayroon siyang 3 phases. Okay, let's start na tayo dito sa Purkinje cell. So, dito, makikita nyo, mag-start tayo dito. Ito, phase 4 ito. Bali, itong phase 4 na ito, itong cell, anytime pwede ma-stimulate ito. Nandiyan na siya, minus 90. Yan ang resting membrane potential niya. So, mayroong stimulus,
mag-ano na siya, mag-start na siya to go to depolarization. So that's number four. Kung may stimulus, yan, mag-start na tayo. Bubukas yung mga fast sodium channels dito sa phase zero. Ito yung depolarization phase zero, wherein yung fast sodium channels magbubukas at yung mga sodium ions papasok sa loob ng cell. Okay, ito ang ano natin, itong phase zero, ang depolarization natin, ang ano niyang correlation niyan dito sa ECG, that is the QRS. Okay, ngayon, itong phases 1, 2, 3, ito ay repolarization. So, pagpasok ng sodium, lalabas ang potassium. Okay, so isa-isahin lang natin. So, bali ito, yung repolarization is 1, 2, and 3. Yung 1, makikita nyo, bumaba konti kasi may konting potassium na lalabas lang. Saglit lang yan, brief. Itong 2, walang electricity dito. Ang katapat nitong number 2 is ST segment. Walang electricity dito dahil may contraction. Papasok dito yung calcium sa slow calcium channel. Dito ang calcium, okay? So, ito ang nagko-cause ng contraction ng heart, yung calcium natin dito. So, walang electricity dito, that is the ST segment. Ngayon, dito sa number 3, ito na yung dulo ng repolarization natin. Ito ang full blast, labas ng maraming potassium ion palabas, okay? Ito, ang katapat nito is the T wave. Ngayon, after that, mayroon bomba dito, mayroon tayong bomba rito na sodium, potassium, at mayroon din calcium pump. Ang gagawin nila, ipapasok nila yung potassium na nasa labas, babalik sa loob. Yung pump ang ano diyan, yung sodium potassium pump. Yung sodium lalabas naman through sodium potassium pump. At yung calcium mayroon din pump yan, ilalabas din niya ang calcium sa labas. Okay. Ngayon, dito sa rest, dito naman sa pacemaker cell, ito, alam natin, so resting membrane potential minus 90 ng non-pacemaker cell, which is Purkinje, yung ating atrial cell, and the ventricular cell. So, bali ito, sinabi na natin, straight cut natin. Ito, depolarization, repolarization, polarization. Okay, gawin na lang natin tatlo yan. Okay, inano ko lang ito, inelaborate ko lang konti ito. So, depolarization, QRS yan. Tapos, repolarization yan, ito yung bali T-wave mo. Tapos, yung polarization, waiting for another stimulus para mag-start siya ulit ng phases ng, ano ito, action potential ng Purkinje cell. Dito sa pacemaker cell, mayroon siyang tatlong phases dito. So, 4, 0, and 3. Dito naman, makikita nyo dito sa phase 4, compared dito sa isa, straight. Nasa isoelectric line lang siya. Itong isa, gradually elevated siya. Gradual depolarization, nag-start na dito. Dito pa lang sa phase 4, may gradual depolarization niya. Ito na ang full depolarization dito ng pacer cell. Kaso, slow. Kasi itong slow channel, mag-open sila, slow yan, at yung calcium inside, slow din ang entry niya. Slow. Kaya makikita nyo, medyo wide siya. Then, pagbaba niya, this is the repolarization ito. Katulad din ng Purkinje cell, may repolarization siya. Lalabas yung potassium, lalabas din yung potassium. Then, back to the baseline. Yung ating phase 4 na gradual depolarization. Ito naman isa, yung polarization niya, ito na, almost, ito isoelectric line siya. So, minus 90 ang RMP, minus 70 ang RMP. Okay. So, susunod ko na dito ang video ng ating anti-arrhythmic medications. Thank you.